Kailan na edad niyo mo, sir? 50? Si ma'am, 20. Kaano-ano kaya ng 20 anyos na ito ang kasama niyang lalaki na 68 anyos? Lolo? Hindi. 20. Tatay? Opo! Nasaan yung birth certificate, ma'am? Pero hindi niya tatay, ha? Tatay ng kanyang kasisilang palang na baby. Ginagunitan niyo mo yung baby. Oh. Tumpak! Ganern! Mag-asawa nga sila. Anak, gideng gugmano. Ang akala ko po, father niya yung kasama niya. Ano ba yan? Nakakadiri namang ganyang katanda. This is so disturbing and very wrong. Matanda tapos bata, mag-asawa, nakakasuka. Bago pa kumawag-kawag ang dila ng mga Marites dyan, pakinggan muna raw natin ang kwento kung paanong nakatuluyan ni Lolo ang babaeng pwedeng-pwede na niyang maging apo. Sa Maitum, Sarangani Province, isa pang pambihirang relasyon. Ang lalaki, triple ang tanda sa kanyang nobya. Ang proud parent sa video, taga Maitum sa Sarangani Province, ang 20 anyos na si Jin Lee at ang kanyang mister na mahigit triple ng kanyang edad, ang 68 anyos na si Lolo Amil. 20. Anak, gideng gugmano. Ang isinilang daw ni Jin Lee sa video ang bunsong anak nila ni Lolo Amil. Panganak ko lang noong November 13. Maraming nagugulat na mag-asawa kami. Ginagunitan niyo. Sayang po kasi pumatol po siya sa matanda. Marami pa po siyang pwedeng gawin sa kanyang buhay. May edad na po yung pinatulan niya. Posible pong maiwan mag-isa. Ang importante magkasundo lang kami dalawa. Dito sa bahay na ito, dalawang taon nang nagsasama sina Lolo Amil at Jin Lee, kasama ang kanilang mga anak. Ako po yung nag-asikaso sa bahay, nagluluto, naglilinis. Habang si Lolo Amil naman ang nagtatrabaho sa bukid. Ito ang aking hanap buhay. Nagtanom-tanom na kong saging, nagulay. Ay, kung minsan, ilan yun? Sobra 100, masay 300. Misis daw talaga noon si Lolo Amil, pero taong 2014 namatay ito sa high blood. Nagkaroon kami ng anim na anak, may mga asawa na. Masakit yan sa damdamin. Kaya nangita ko ng mapangasawa ko, kaya gusto ko magkaroon ng anak ko balik. Hanggang taong 2022, sa pagbisita ni Lolo Amil sa bahay ng kaibigan niyang si Antonino, may bumihag sa kanyang puso. Walang iba kundi ang apo ng kanyang kumpare. Ang nooy 18 anyos lang na si Jin Lee. Guwapo siya, tapos masunurin, mabait, malambing siya. Kinigin yung puso ko. Nagapuhan po kasi mabait po siya. Bagamat papasa na nga niyang apo si Jin Lee, porsigido siyang sinuyo ito. Lalo't nasa legal age naman na raw noon ang dalaga. Mabait siya, tapos mabuting ugali niya. Pagsabi niya na gusto na si Jin Lee, hindi ma ako nagulat. Bata pa lang, sa poder na ng kanyang Lola Noemi at Lolo Antonino nakatira si Jin Lee. Kasi yung mga magulang ko nasa Cotabato, nagtatrabaho. Hindi po ako nakatapos mag-aaral po. Grade 7 lang po. Nung minsang bumisita si Lolo Amil sa bahay ni na Jin Lee, naabutan niyang masama ang pakiramdam nito. Ako ang nagtabang sa kanya. Kaya ginalagaan ko siya. Dahil sa ipinakitang malasakit ni Lolo Amil, aminado si Jin Lee na hulog ang kanyang loob sa matanda. Nagkikwentuhan lang po kami. Doon ko po na kinikilig po nun. Kaya masaya po. Hanggang sa si Lolo Amil ipinagtapat na sa kanyang kumpadre, sa lolo ni Jin Lee na si Antonino, ang nararamdaman niya para sa apo nito. Bago ko siya giligaw, napaalam ako sa lolo niya at saka lolo niya. Alang-alang mo pigilan, nagkagusto na rin. Ang sabi nila, wala man matanda, walang bata sa pag-ibig. Basta ang sabi ko lang sa lalaki, mahalin niya nang mabuti yung apo namin. At saka hindi niya sasaktan. Noon sinagot ako ni Jin Lee, ay,
Maharang nakuan ako. Nalab na ko. Kung doon kasi ako mapunta sa bata, parang hindi ko kaya. Kasi po naglalasing, may bisyo po. Pero pag may edad, maalagaan po niyang pamilya niya. Hindi niya po gutumin. Ay, mahal, mga mahal na ko si Ginny. Okay lang sa akin na mas batang asawa ni ama. Para magkaroon din kami ng kapatid na dagdagan ang pamilya namin. Ilang buwan matapos maging magkarelasyon, sina Lolo Amil at Jin Lee nagpakasal. Mabuti naman po na asawa si Amil. Mabuti rin siya. Basang totoo ay nagmamahal po kami. Parang nakahanap po ko ng bunggulang sa kanya. Nung una, hindi raw inakala ni Lolo Amil na magkakaanak pa sila. Hindi ko na in-expect na magkapanganak kasi hindi na magandang himilya ko. Hanggang isilang ang kanilang panganay nito lang nakaraang taon na nasundan pa sa buwang ito ng kanilang bunso. Ah, anak gedenggog man, no? Huli bata sa pag-ibig. Posible pa sa isang lalaki na makabuntis kasi ang kanilang mga sperms, hindi sila mabilis na nauubos. Depende na kasi yan sa ating lifestyle. Mula nung naging ama, nagdoble kayod daw si Lolo Amil. Ito ang tanim ko, ginapakain ko sa pamilya ko, hindi ko sila ginapabayaan. Masipag po siya. Kahit masakit yung katawan niya, kaya niya pa rin buhayin kami. Gayunman, ramdam niyang unti-unti na siyang nanghihina. Yung hindi ko kayang trabahuin, tabangan niya ko. Mas astigo si Jilly, kay mas bata pa man siya. Malakas pa yung katawan niya. Hindi natin siya nakikitang alarming kasi walang masama doon sa intention nila pareho. At that time, 18 yung babae. Naging mutual yung kanilang relasyon. Sa pagtingin na lipunan kasi, ang pag-aasawa, yung halos magkaidaran, kaya pag mahaba, malayo ang agwat, medyo hindi katanggap-tanggap na lipunan. But still, when both parties are in the right frame of mind, alam nila kung ano kahinatnan, tunay na pag-ibig yun. O sino tayo para mag-judge sa kanilang pagmamahalan? Natakot din na mawala siya. Ingatan niya lang yung sarili niya. Hindi ko gustong mawala siya. Magpundo lang tayo para kinabuhin na. Kaya magtrabaho ka, magtanim ka, o magbunga yan para rin sa kanila. Kinagunitan niya mo yung baby. Oo. Oh. Bila na edad niya mo, sir? 68. Si ma'am, 30. Basta walang pinilit o pinagsamantalahan. Nasa tamang edad sila at tunay na nagmamahalan. Sino ba ang pwedeng manghimasok sa kanilang relasyon? Hindi ba't karamihan naman nakahanap ng pag-ibig na hindi tumingin sa kanilang pagkakaiba? Ngunit kung paano ang mga puwang sa kanilang buhay at pagkatao napunan ng isa't isa? Mahal naman ko siya. Mahal na mahal ko naman po siya. Hindi kita pa ba yan? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.